Ilang mga lumabag sa health and safety protocols hinuli ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. May live report si Erlo Bringas. Erlo? Yes, Awing, dito tayo kasalukuyan sa Quezon City Memorial Circle at iniipon yung mga nahuli ng Department of Public Safety or Public Order and Safety katuwang yung mga tao ng Quezon City Police District. Ito sa likod ko, ito yung isa sa mga tent na kung saan kinukuha ng basic information yung kada isang nahuling violator. Ginagawa sa kanila, hinihinga ng ID para makuha yung impormasyon. At tinitikitan, yung ticket na yan ay may kaukulang multa na 300 pesos. Kinakailangan nilang dalhin yan sa Quezon City Hall para mabayaran yung nasabing ticket. Alas 5:30 pa ng kaninang umaga ay nagsimula na sila sa kanilang operasyon at may mga nahuli kaagad ng mga ito na individual. Karamihan sa kanilang nahuli ay may mga nakababa ang face mask o kaya naman hindi nakasuot ng maayos ang face mask. Meron ding walang face mask na nahuli na maliligo lang sana. May nahuli din sila sa isang karinderya dyan sa may Project 4 sa Quezon City na kakain sana pero nakita itong nakababa ang face mask kaya tinikita na lang. Paliwanag ng DPOS ay papayagan naman na nakababa ang face mask basta't kakain at may nakaharap ng pagkain o kaya naman nakaharap na yung mismong pinggan ng pagkain. Kaya wala na rin nagawa yung nahuli hindi tinanggap yung kanyang paliwanag kaya tinikitan din ito ng mga taga-DPOS. Iba't ibang mga police station sa Quezon City ang nag-set up ng kanilang tent dito sa Quezon Memorial Circle. Kada area ay nagsasagawa kanina na ang operasyon. Lahat ng mga nahuli nga ay tinikita na may kaukulang multa na 300 pesos. Sa mga oras na ito ay may mga nakikita pa rin tayong dumarating na mga mobile dito sa Quezon Memorial Circle na may laman ng mga tao na kanilang mga nahuli doon sa kanilang bawat area. Ito, nasa likod ko, ito yung may pinakahabang pila so far. Yung police station na Overview Police Station. To mga pawang mga nahuli sila doon sa mga lugar sa Fairview, Quezon City na may mga nakita pa tayo rito na wala talagang suot na face mask. Pinagsabihan sila nung station commander na si Police Colonel Melchor Rosales para lang sa ganun malaman nila na hindi wag na sila umulit in next time at makipagtulungan na rin sila at sumunod doon sa ipinatutupad na safety and health protocols. Oh, at yung muna latest mula rito sa Erlo? Quezon City. Balik Erlo? Sa Erlo? Oo. Yes, ma'am. May tatanong lang ako na pansin lang natin kasi ang daming mga tao ano, yung bang protocols on safe distance na o-observe pa at yung bang mga nakapula sila yung nakita natin sila yung mga nagsusulat, sila yung nagtitiket. Yung iba din sa kanila walang face shield and nakataas din yung face shield. Mm-hmm. So paano yon? Well, Weng, pinatutupad naman yung safety and health protocols dito rin sa pila. May tagapagpatupad din nung physical distancing. Pero hindi natin alam kung bakit yung iba sa mga taga rito nakataas ang face shield. Pero hanggat maaari, dapat nakasuot din ng face mask at face shield. Siguro ay may sinusulat lang doon sa kanilang mga papel. Pero majority, yung mga nandito ay yun nga, walang face mask or face shield o kaya naman nakababa yung face mask o kaya naman wala talagang suot na face o kahit anong pamprotekta sa katawan nung lumabas sila ng bahay, Weng. Erlo, yung mga nandyan, anong susunod na hakbang sa kanila? I-detain ba sila? Pauuwiin na kapag nabigyan ng ticket? Anong next step? Yes, after silang mabigyan ng ticket, yun nga, dapat yung ticket na yun, mabayaran nila ng 300 pesos sa City Hall. Pauwiin naman sila, pero hindi pa natin alam sa ngayon kung
nahuli ulit sila in the next time kung ticket lang ulit yung gagawin at 300 pesos. Pero majority, lahat na nandito na nahuli, na may karamihan pa nga sa mga nandito, eh, papasok sana sa trabaho, nahuli sila. Eh, pauuwiin din sila after na sila yung ma-profile dito sa Quezon City Memorial Circle. Mm-hmm. Ayan, may record na sila. Anyway, maraming salamat sa iyong report, Earl Bringas, nag-uulat ng live mula sa Quezon City Memorial Circle. Samantala, convict.